ikukukbang tayo ngayon at ang ikukukbang natin ay kimchi rice. So meron tayo ditong onion, chicken powder, at syempre meron tayo ditong kimchi. Kaya tara na guys, start na tayo magluto. So mainit na yung pan natin and may oil na rin siya kasi inuna kong lutuin yung itlog kanina. Kaya ayan, may oil pa rin siya, hindi na ako nagdagdag. Then lalagay na natin tong onion. Yan, then isosatay lang natin itong onion natin hanggang maging translucent yung onion. Parang ang dami kong ano, background, no? Hayaan nyo na yan. Ang daming kahon dito sa condo. So, pag naging translucent na yung onion, lagay na natin yung kimchi. Then, isosotay lang natin siya ulit. Yung kimchi, guys, hiniwa ko na siya ng maliliit. Then, pag nasotay na yung kimchi, ilagay na natin tong gochujang. Ako, ganun talaga ako gumawa ng kimchi, guys. Hindi ko inuuna yung rice. Ilalagay ko muna yung sauce. Then, nilalagyan ko na rin siya dito ng chicken powder. So, lahat talaga ng pampalasa, hinahalo ko muna sa kimchi bago ilagay yung rice. Para kasi maging even agad yung, ano, yung lasa niya, di ba? Para nahalo na siya. Kasi kapag iuna ko tong rice, bago ko ilagay, baka hindi maging even yung lasa. Kaya ganito yung ginagawa ko. After natin siyang ihalo, ilagay na natin yung rice. Itong gamit kong rice, kukuyo ata. Nakalimutan ko na, pero para siyang ano, Japanese rice din. So, medyo malagkit-lagkit yung rice pa niya. Mas masarap ang kimchi rice kapag ginamitan mo siya ng Japanese rice. Pero ito kasing nabili kong ano, bigas. Nakalimutan ko na yung tawag, pero parang kukuyo ata yun eh. Para siyang ano, Japanese rice din yung texture niya. Mas mura siya sa Japanese rice. Si Jonas kasi ito yung rice niya. Kesa mag-Japanese rice, di ba, ang mahal. Kaya ito na lang. So, i-mix lang natin siya. Then, maglalagay tayo dito, guys, ng ano, kimchi juice. Ayan. Yung katas ng kimchi. Para mas lumasa talaga yung kimchi dito sa kimchi rice natin. So, ayan, guys. Tapos na natin yung kimchi rice. By the way, ito pala, pwede kayong magsama rin halimbawa ng meatloaf, yung spam. Or pwede rin siyang lagyan ng beef, pork, samgyupsal, ganyan. Nasa sa inyo yan. Kayo na bahala maglagay kung anong gusto nyong ilagay na meat. So, tapos na natin siya, guys, lutuin. Pwede na tayong kumain. Guys, tapos na natin lutuin ang kimchi rice. And meron din ako ditong naka-tray. Kung napapansin nyo kanina, di ba? Medyo madaming ginawa akong kimchi rice. Kasi nagpadala ko sa Nanalo na Nayumin yun. Kasi nagpa-giveaway ako ng kimchi rice dun sa Nayumi Bites. So, pinadala ko na siya kanina. So, kumain na tayo kasi hindi pa rin ako kumakain. Kimchi rice. Nakalimutan ko sabihin kanina, guys. Naglagay rin ako ng sesame oil dito sa kimchi rice. Pero ako kasi, pag naglalagay akong sesame oil, after na niyang maluto. So, after ko siyang i-plating, pina-plate ko muna siya. Bago pag nandito na sa tray, dun ko nilalagyan ng sesame oil sa taas. Tapos, imi-mix nyo na lang. Ganun. Masarap din to sana kung meron tayong ano, spam or beef. Kaso, wala. Hindi ako nakaluto eh. Kimchi rice na lang. Sarap. So, kainin na natin, guys, tong itlog. Lagyan natin ng sriracha. Ang sarap. Ang
daming nagtatanong, guys, kung saan ko nabili tong spoon ko. Kasi ang cute nga naman, di ba? Gold, tapos rose gold yung sa, ano, handle. Check nyo yung, ano ko, vlog ko ng Lazada haul. Ayun, nandun yung link niya. Nilagay ko yung link nito. Sa Lazada ko siya nabili. Check nyo na lang yung link. Medyo mahal siya kasi yung binili ko, ano na siya eh, parang mayroon siyang fork na kasama. May maliit pa na fork. Ginamit ko sa Cravings mukbang ko. Yung pang siomay. Ang cute din nun. Tapos may chopstick din siya. As in, complete set na siya ng utensils. So, okay siya. Tsaka ang ganda ng quality. So, binili ko na rin talaga kahit ganun kamahal. So, So, after nito, guys, magfi-film pa ako. Magfi-film ako ng ano, yung bago ng KFC. Di ba meron silang nilabas na yung Red Hot? Red Hot KFC Chicken and Zinger. Ayun, nagpabili ako kay Kuya Marlon kanina. Kaya, iti-taste test din natin siya mamaya. Mas gusto ko talaga kapag yung rice na gamit, Japanese rice. Pero as I said nga kanina habang nagluluto, diba, itong nabili kong rice, para lang siyang Japanese rice, pero ang tawag sa kanya, kukuyu. Pag naalala ko, check ko mamaya doon sa pinagbibilhan ko, i-flash ko na lang dyan sa screen ko anong bigas tong ginamit ko. Pero grabe, ang sarap niya. Mas mura siya sa ano, Japanese rice. Si Jonas kasi ayaw kumain ng kanin na ano, yung mabuhaghag. Gusto niya yung texture ng ano, ng Japanese rice, yung malambot talaga. Sarap. And doon sa gochujang, guys, yung gochujang, ano siya, chili paste ng Korean. So, kung ayaw nyo ng ganun kaanghang, kung hindi kayo masyado mahilig sa maanghang, onti-an nyo lang yung paglagay sa gochujang para hindi siya maanghang masyado. So, tansyahin nyo na lang. Depende sa level kung gano'n kayo kahilig sa maanghang. Meron pala ako ditong ano, nori. Nakalimutan ko, meron pala akong ano, baon na nori dito. Okay din siya, guys, na ibalot sa nori. O, diba? Nauso kasi ang mga sushi bake. Hindi naman siya bake, pero pwede rin natin siyang ibalot sa nori. Bagay din siya, ayan. Ang sarap talaga, no, pag binabalot mo sa nori. Ayan, kasi guys, naka-live ulit ako sa Bigo. And sa Bigo kasi, pwedeng magbigay ng gift. Ayan, so nagbigay sa akin ng gift si Inchong tsaka si Tin. Thank you! Bakit kaya ano, kahit anong ibalot mo talaga sa nori, ang sarap. Pero minsan tong nori, pinapapak ko lang to eh. Pag gusto ko ng alat sa dila ko, pumapapak lang ako ng nori. Kasi yung ganito na nori, maalat-alat siya eh. Compare dun sa ano yung nabibili natin na nori, yung pambalot lang ng sushi, hindi siya ganun kaalat. Pero ito, maalat-alat siya. Lagyan natin ng sriracha yung kimchi rice. Kasi yung ginawa ko, guys, hindi ganun kaanghang na kimchi rice. Kasi nga, diba, pinamigay ko. Nagpadala ako sa, ano, na yung minions na nanalo. So, baka hindi sila, ano, mahilig sa ganun kaanghang. Kaya, minild ko lang yung spicy level niya. Kayo, anong lasa nyo dito sa nori? Kasi, ito, tulad si EJ Boy, ang lasa niya daw dito sa nori, para daw lasang tuyo na may okoy. Sarap.
Papakin ko tong nori. Okay, last. Bago ako mag-shoutout, last bite muna ako. Guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin sa Naomi Bites, ayan, subscribe na kayo. Kasi doon ako nagmumukbang. Dito sa main channel natin, more on cookbang, taste test, ayan, daily vlogs. Wow. Okay, shoutout ko na ang nagbigay ng gift sa akin kanina. Si Inchong, tsaka si Tin, ayan. Shoutout din kay Alisa Denise Isberto. Shoutout kay Coco, Zim Rodelas, Rolene Jusay, Meldy. Shoutout kay EG Boy, ayan, laging nanonood sa live ko yung si EG Boy. Shoutout kay DJ Sophia Grace, Alisa Denise Isberto, Joshua, Ikay. Papromote din ng YouTube channel. Anong YouTube channel mo, Tin? Shoutout kay DJ Reyes. Ayan, may YouTube channel daw siya. And, subscribe na rin kayo sa YouTube channel ni Tin. Simply Tin. Ayan, T-I-N-E. Wow, ang dami pala sa ating merong YouTube channel, ah. O, subscribe na rin kayo kay Inchong. Inchong Aquatics. So, ayan, guys, subscribe na rin kayo sa mga Naominions na merong YouTube channel din, diba? Para maka-help din tayo. Mag-sub to sub tayong lahat. So, thanks, guys, again for watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos I upload ko, tap the bell icon. Okay? So, see you guys again. Bye!